I have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Ang bagay ang gustong gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya naman tayong lahat ay tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Sapagkat mas dakila pang mga bagay ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay, kaya naman patuloy tayong mag-asampa na ito nga ay gagawin ng Panginoon sa atin sa oras at araw na ito. Tayong lahat ay magtaas ng dalawang kamay. Yumuko at pumikit. At muli natin pakinasain ang mas malakas pang kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na higit na ginagamit sa mga panahong ito upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia at buong Taytig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Hallelujah. Let's raise our own hands to Jesus and give the reverence to our Holy God. It's not an accident that we are here right now. It's not an accident that you are watching and listening right now through the internet, through the radio program, Thus Saith the Lord, or ito ang sabi ng Panginoon. God has a divine purpose. Hallelujah. God will reveal Himself to each one of us. God will do great and mighty things in our lives this day. So focus our lives, focus our mind, our spirit, our everything to Jesus now. Shall we lift our hands to Jesus and give reverence to our Holy God? Lampasan po natin ang tingin natin sa nangangaralo. Let us see beyond the preacher. Hallelujah. Oh,
Christ, the Son of the Living God. You are the owner of His ministry. You are the programmer and you are the director. So, Father, we ask your presence. The God of wisdom. To move mightily in our midst, O God, in Jesus' name. Save us, O Jesus. Heal our sicknesses and diseases. And Father, we pray that grant the good requests of our hearts. Father, we pray that you will reveal your perfect will to us, O Lord, in Jesus' name. That we may walk, Father God, in your perfect will. Kaya ako, Ama, sa oras na ito, Panginoon, inaasahan po namin na dakilang bagay ang gagawin ko. Hindi po aksidente na kami nandito ngayon. Hindi aksidente na kami nabibinig at nagroon sa mga magitan ng DVD, sa mga magitan ng internet, sa mga magitan ng programa ito na ini-airy sa radio at sa television sa mga dinumani ng Pilipinas. Hindi po nagkataon, Panginoon. Ito po yung pinanong ninyo. Ang kailan namin, Ama, na meron ka po dakilang lagi. Kaya ngayon pa lang, Lord Jesus, receive all the thanksgiving from the bottom of our hearts. We bring back to you all the glory in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. And everybody says, Amen. And let me give a clap of the Jesus. Let me give a hallelujah. Let me give a clap for Jesus. Amen. Have a seat. Yeah. Meron ba talaga forever? Yes. And the kingdom of Jesus is ito po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. The kingdom of Jesus is forever. Masahin po natin. Dito na po tayo ang tingin sa harapan. Masahin natin, the kingdom of Jesus is forever. Ayan. In the book of Hagar, chapter 2, beginning verse 6 up to verse 9. This is what the Lord Almighty says. In a little while, I will once more shake the heavens and the earth. Pakasabi, shake. Sa Tagalog, liliglig. This is what the Lord Almighty says. In a little while, I will once more shake the heavens and the earth. The sea and the dry land. I will shake all nations. Pakasabi, all nations. And what is desired by all nations will come. And I will fill this house with glory, says the Lord Almighty. Elohim. The silver is mine, the gold is mine, declares the Lord. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place, I will grant peace, declares the Lord Almighty. Mga minamahal, bawat libro, pakisabi bawat libro, in every book of the Bible, no, Jesus Christ revealed himself in every book of the Bible. At sa bawat libro ng Biblia, meron siyang pangalan to. Amin po ba? No. At doon yung kanyang pangalan. Ano po? At in the book of Haggai, no, nagpakilala po siya as desire of all nations. Pakisabi, desire of all nations. Jesus, the desire of all nations. Nations, tama. Jesus, the desire of all nations. It's the name of Jesus revealed in the book of Haggai. History po yan. Nakilinis na yung dapat yan. Kasi mga teaching yan eh. So, dapat nasasabi tayo kung ilinistan. At hindi tayo dapat nananatili na tagapakinig lamang. Dapat pagpatapos ng matuto, isyan mo rin sa iba. Para yung iba naman, natututo rin sila. Jesus, the desire of all nations of all nations. Yan. Yan yung pangalan niya na ipinahayag niya. Nakikinig po ba tayo? Yan. Sa lahat ng ating gagawin, mamalangin, maglaluhin. Sa lahat ng ating ginagawa,
kung gusto natin nako na huwag mawawalan ng kabuluhan, amin po ba? No? Ay kinakailangan nasa gitna tayo ng kalooban ni Jesus. Nakanawa po ba natin? Mahalaga po dito ha, nang kami ninyo, no? No? Digest every word, no? Na sinasabi ko sa inyo. And put that into your hearts. Sa inyong mga puso-puso. Naginginig po kung matayo. No? Lahat ng gagawin natin, lahat ng hangarin natin, plano natin, pangarap natin, siguraduhin natin nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Kasi, tayo ka, mawawalan lang ng kabuluhan, masasayang lang. Amin po ba? Masasayang lang. All our efforts, all our sacrifices, all our sufferings will be wasted, will be put in vain, will come to nothing. Ulitin ko muli. Marami tayong gustong gawin, makari, pangarap, pero simply that it is in line with the will of God. Because if it is not in line with the will of God, it will only come to nothing. Sabi nga na isang kabataan, sabi niya, meron siyang dream university. At nalulungkot siya sa kanyang dream university, hindi siya nakapasok doon. Nakikinig pa po tayo. Ano bang bagay na hindi pinahintulot ni Lord? Huwag kang malungkot. Amen. For God has a better plan. You have to seek the face of God. This is my dream university and God didn't allow me to study in my dream university. So dapat seek the face of God. Lord, why? What is the reason? What is your plan for me? And the Bible says, the Father knows best. Amen? Sabihin natin, Father, the Father knows best. Kung ano ang tao na ito? Kung ano ang kausap? Alam ng Ama ang mainap para sa akin. Amen. Palakpakan natin si Lord. That young lady, no, was so sad because hindi siya nakapag-aaral sa kanyang dream university. Dapat tatawin niya yung truth why God didn't allow her to study in her dream university. Each one of us has a dream, tama. Someday, I will study in this university. Someday, I will take up this course. Someday, I will be in this nation. Someday, I will be in the lamplight. Or someday, I will be in the movie industry. Or, di ba? Or someday, mag-aasawa ako at this age, di ba? Mag-aaroon ako ng asawa, may arms, or with heavy Miss Universe money, 40, something like that, di ba? Or, di ba? Someday, I will have 3 kids, 2 boys and 1 girl, you know, in between, something like that, di ba? But you know, lahat ng mga dream natin, hindi naman lahat natutupad eh. Tama? Yes. Ako, I want to become a seaman. When I was still a young child. Kasi alam niyo, mga seaman, nararamang ko eh. Kaya I started in the PMI, the Philippine Military, the Philippine Maritime Institute. But since I was a working student, hindi kaya. Maraming subjects, hindi ko kakayanin. So nag-drop ako. Nakikinig pa ko ba tayo? Kaya sabi ko, ano na lang, engineering ka lang. O kaya, kukuha na lang ako ng ano, accountancy. Actually, sabi ko, baka mag-business na lang ako, like my father. No? My father was a successful businessman before he died. So sabi ko, dumating ang time. Diba kayo tinatay na matay ba yung linya ko? No? Nakagraduate ako. Diyan na lang ako gumraduate sa Asian College. Kadating AIA, AXA, kahit Asian College na lang. Nakatapos ako na rin ko. Malayang napunta ko. Hanggang napagtrabaho ako sa Alay Philippines as a service technician. Nakikinig ko po ba tayo? Then wala, wala, wala.
God is working in our ability to serve His Iglesia. Nakalagay naman ang mga study. Ay, ano ako ngayon? No, hindi ako seaman, hindi ako engineer, hindi ako businessman, hindi rin ako electronics engineer. Ano ako ngayon? Preacher, ang layo. Amen po ba? At ang saan ko noon? Kung mag-aasa ka pa, mag-aasa ka pa, the age of 25. Kasi 26, matanda na. Hindi rin ang tupay. Ano pa? No? Kaya rin ako nag-asama, at the age of 28. Sabi ko, yung mag-asama na ilong anak, mahimay yan eh. Ay, yun ang pagkaalam ko noon. Pero hindi ko alam. Yung mga ilong anak, alam, mabait yun. Dahil yung mga ilong anak, mahimay lang. Ang isang boses nila, yung mag-asama na ilong anak. Pero nakamag-asama ako, ilong anak. And we produce 3 handsome kids. Alam pa ka natin si Lord. So you know, each one of us has a dream. But we have to seek the face of God. If our dream is in line with the dream of God. And not only that, kapag tayo ay nabibigo at hindi natutupan yung ating mga dream, so don't be in despair. Huwag kang ma-in despair. Bagkus, tanongin mo si Lord. Why Lord? Actually, si Joshua rin sa nalalagay niya ngayon, I could say na hindi niya dream university yan. Kasi ako rin, hindi ko rin siya dream university. Although yung mama niya, pinakalipin siya ng UP kasi yung mama niya, alma mater yung UP. At pinakalipin siya ng mama niya, kung pumunta ka ng UP, kung ang student ka, kids minister ka, at tataas ng grade mo, siya yung presidente pa ng class ng nila. Pero ayaw ni Joshua ng UP. Ako rin, ayaw ko sa UP. Meron siya ng Dream University pero napunta siya sa UST. Ayaw ko yung orange sa UST kasi pinapahangal. Pero sabi ko niya sa Joshua, the Lord brought you here for the divine purpose. This is not for Dream University and I have to say that this is not my Dream University for you. But the Lord brought you here and I know it is the will of God. So you have to seek the next step. Amen. And make a difference. Amen. Now, make an impact in your classmates. At yun nga, bigyan yung bigyan. Sumakit yung ulo, nabigyan sa PE, sa PIL. Pumunta ng center, ay ng health center, ng clinic ng UST. It so happened that time na pumuntahin yung mga classmates niya, who will be the president of this class, the vice president, the officers of the class, of that class. E pagbalik na, pinumongratulate siya. Diyos, congratulations. Bakit ikaw na yung presidente ng klase? Tapa ko pa rito. God has a divine purpose. And sabi sa atin, before that, I prophesied to him, wherever the Lord brings you will become a leader. You will make a difference. You will create impact in the lives of your classmates. Gagawin mo sila kung saan sila nararapat ko mo. Now, are you ready to give up your dreams if it's not in accordance with the will of God? Handa ka bang bitaro ng mga pangarap mo kapag hindi ito kalooban ng Panginoon? Wala namang sumasagot. No. Hindi mo ba ito ipagpipilitan? Hindi mo ba ito ipaglalaman? At manibis ka ba ng sino-sino, pati ang Lord, sisisigit mo ba? You know, the reason bakit marami ay nagsasuffer, the reason many have full of regrets, is because hindi nila matanggap-tanggap kung ano talaga yung perfect will ni Lord sa kanilang buhay. Kaya they have full of regrets. You know, kapag ikaw ay lalangoy, and if you will swim against the current, kahit na ang galing mong lumangoy, malulunod ka. So, because you are swimming against the current, against the flow of current, of water. So, kinakailangan, kung ano yung daloy ng tubig, doon ka na, amin. May tao mamuka rito. The reason why our nation, the Philippine Island, is suffering so much,
No? Because we don't have leaders. No? Wala tayong mga pinuno na nakakarinig ng tingin ng Lord para mapatakbo ng maayos ang ating bansa. God must raise up the modern-day David in this final hour to lead our nation. Modern-day Davids. Na alam nila ang kalooban ng Panginoon para mapatakbo ng maayos ang ating bansa. Pamit po ba? Sa maraming tao, nalilinis, nalilidong sila. No? At kaya kailangan po din ang nag-leader. Amen. Pag kayo'y natuto, be a leader. No? Guide people in the right path. Upang sa ganoon, hindi sila nabibigo at nabibigo at laging nabibigo. And that natin, always remember, no? God wants us to be happy. Happy all the time. Amen? Nais ng Diyos na tayo ay laging masaya, laging masaya. Despite the trials, despite the testings of life, despite the problems na ating nararanasan continually, God wants us to be happy. Alam pa ka natin ang Lord. Meron isang limon. That word is a siya ay kumakanta. No? Nakarinig na mga yung kanta ng ibon. Humihimpuhuli ang ibon na iyon na napakagandang kanta. Pero titignan mo nasaan ba ang ibon. Ang ibon ay nasa puno at ang puno ay nasa tabi ng falls, talon. Maingay ba yung talon, falls? Sino ang karangitan na ng talon or falls? Yan. Ano yung mga halimbawa ng falls o mga talon? Pagsanahan ng falls. Yung mga talon na yan, mula sa taas, bumawag sa tubig, maingay yan. Pero may puno doon sa tabi ng talon. Maingay, but despite, no, na maingay yung talon, yung ibon na iyon, ay humuhuni ng napakagandang puno. Bakit? Sapagat ang kapayapaan ay wala sa paligid, ang kapayapaan ay nasa puso. My peace I give unto you is the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. John 14:27. God is giving us peace, an inner peace, despite of chaos, despite of turmoil. Sa mga paligid natin, meron tayong inner peace, peace within. Yun ang nais ng Panginoon sa ating lahat. Na magkaroon tayo ng inner peace. Alam mo, ang mundo, pasama ng pasama. Ang mundo ay pagulo ng pagulo. Ang politika ay pagulo ng pagulo. Okay, nag-away. But despite na pasama ng pasama ang mundo, nasisira na ang ating mundo, nagkaroon na ng tinatap na climate change, sira na yung ozone layer natin, sira na yan, kaya yung init, sobrang init na yun. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kapayapaan. Alam mo, nakarating ako sa isang bahay ng isang kabataan. And I would say that their house is beautiful. And I would say that the materials, no, na ginamit sa bahay na iyon are expensive. But you know, when kami pumasok sa kanilang bahay, ang doon sabi niya, this is my room. Sabi niya, don't be wrong, malungkot. Nakikinig pa po natin. Pero siguro, sa mga ordinaryong tao, if they believe in that kind of house, they will be so proud. Isipin mo, kagandang bahay, kalaki, yung mga materialis, hindi ordinaryo. Masabi natin sila'y nakakaasang buhay, nakakaposan. Pero ang buhay niya ay pagkubot. That is loneliness. Many are taking suicide despite of being mampan because there's no inner peace. Elvis Presley, the king of rock and roll, committed suicide because
that time's looking for this. Marami ang naiingit kay Elvis Presley. And listen to this very carefully. But Elvis Presley, before he died, na-overdose siya, na-dose. Anong sabi niya? I dream to become a gospel singer. I dream to become a gospel singer or a singer in the church. But the time Elvis Presley was so popular, the king of Ireland, Jimi Hendrix. Nung kamataan ko si Jimi Hendrix, paborito ko yan. Yan yung mga talagang nagpapayak ng gitara. But you know when Jimi Hendrix was having a concert, he smashed his guitar and he said to the audience, meron ba rito na makakapag sabi sa akin kung saan ko matatagpuan ng kapayapaan? And please, sit at the backstage. Akala ng mga fans niya, akala ng mga audience niya, nung binasak na yung gitara, it is still a part of his concert. Knowing nothing that he is really singing for peace. Peace, peace, peace. Kapayapaan. Laging may nito ko. Kapayapaan. Amin ko ba? Pakisabi kapayapaan. Kaya pag naglakad kayo sa mall, lalo na sa mga tiyangki-tiyangki, at may nagtanong sa inyo, sir, anong hanap nyo? Sabihin mo sa kanya, naglahanap ako ng kapayapaan. Saan ba nakakang dili ng kapayapaan? Wala mo titingin sa inyo na sabihin, kapayapaan? Sir, wala kami tindanong. Truly, because only Jesus can give us the reality. Amen! And magkakaroon lang tayo ng kapayapaan if we are a right with God. If our lives is right with God. If our lives is in the will of the perfect will of God. If you know that you will die, no, having Jesus in your heart, you have peace because you know you have an eternal life in heaven. Pero kung hindi mo alam na meron ka eternal life in heaven, takot kang mamatay. Pero pag ikaw alam mo eternal life in heaven ka, hindi ka matatakot. Anytime, I'm ready to face them because I am assured of eternal life in heaven. At kapag hindi ka wala ka sa gitna ng kalooban ng Panginoon, no, hindi mo alam sa kapagpunta kung left or right or front or back, you do not know where you're going. Hindi mo alam. Pero pag alam mo na sa sentro ka ng kalooban ng Lord, ang sarap ng buhay. Amen. There is victory and continuous victory. Amen. Alam pa ka natin ang Panginoon sa buhay. Pero pa talagang po lang yan, you know, everything is subject to change without prior notice. But there is only one forever, and that is Jesus and the kingdom of Jesus. Number one, shaking must happen first before promotion. It is always, no, true based on the Bible. There is always shaking first before promotion. Meron mo ng shaking, meron mo ng pag-i-regret. Nakakita na ba kayo ng puno? Have you seen a tree? Lalo ko sa masama. At yung punong iyan, maraming dahon. Maraming sarap. Pero malalaman mo kung aling dahon pa fresh at nakakabit sa puno. Anong sarapa, anong branch na fresh at nakakabit sa bunong. Kapag dumating ang malakas na hangin. Pag dumating ang malakas na hangin, lahat ng mga leaves and branches that are not connected to the tree, it will all, diba, fall
mapagsakan lahat yan. Nakikinig pa po ba tayo? Pero ang bagyo ay nakakakit sa puno. Kahit na ano ba, bagyo ang dumating, mananatili yan. Amen! So listen very carefully. If you want blessing and promotion, allow God to shape your life. Yes. Paano yun? Ito. Ito. Ito tamang prayer. Tingin sa harap. Tingin sa akin. Ito. Lord, I'm willing na i-reveal mo sa akin ano ang hindi ayos sa buhay ko. Ano ang hindi okay sa buhay ko. Ano ang mga bagay na ayaw mo sa akin? Ano ang hindi mo kalawawan? Amen! Hello? You must be honest to yourself to accept, no? Alin ang hindi okay sa iyo, hindi bagay sa iyo. Misal, you know, criticism ay hindi palaging masama. Lalo na ito ay constructive criticism. Bisan, naglalakad tayo, o hindi bagay sa iyo yung tubig mo, o hindi sa iyo bagay yung buhok mo, o yung ayos ng kilay mo, hindi bagay sa iyo. Ayan ba yung suot mong pants? Hindi bagay sa iyo. Amen. Ang tanong, will you be angry? Or will you accept the constructive criticism? Are you still with me? Hello? Yung followers na kinukuha mo, bakit hindi mo kayanin yan, mahirapan ka. Kaya, meron ako nabasa sa Facebook, tatlo tayo ah, makakapagpatuloy ka pa ba? Ako hindi lang, lumipag na ako eh. She's not planning to take another course sapagat hindi na kaya. Hello! Shaking first must come before promotion. Ano ang lahat ko sa inyo? Shake. Hayaan ang lahat na hindi tapos sa'yo pagpagsakan niya. Shake. 20. Kaya, let God shake you. Let God shake you. In the book of Hebrews chapter 2, verse 6 to 7, it says, simply that into that rebuke, he who speaks, see to it that you do not refuse God who speaks. Huwag mo i-ignore magpuntagkihan ang pangungusap ng Lord. Sabi nga ni Pastor Rabagi, instant Israelites get mad at the preaching of Haggai. They opened their heart to the preaching of Haggai. Speak to them. Be your servants for listening. This must be our attitude. Amen! Ito ang magandang buhay para sa iyo. Ito ang magandang lugar para sa iyo.
ito ikaw ang mainam para sa gawin. Your hearts must be open. Para walang regrets. May tao pa ako ba dito? If they did not escape when they refused Him, who warned them on earth, how much less will we if we turn away from Him who warns us from heaven? May mga tao raw na tayo ay minawarningan. Amen. At dapat magkating piginin na sila ay mag-warning sa atin. Pero lalo na lumang Lord na sa atin ay nag-warning, eh huwag natin siyang pigilan. Ikaw mo pa. Next. You know, the Lord is using prophets. The Lord is using seer of Old Testament. Meron ng New Testament, the Lord called them prophets and prophetess. And until now, prophets are still alive. Sila ay nag-exist pa rin sa panahon. And sa totoo lang, dami mong pinarapin sa iyo. Si Joshua, isa sa pinarapin sa iyo. And si Dab na. Si Dab is one of a living testimony. I did prophesy to Dab. Sabi ko, Dab, this is cool here. Hindi ko sa iyo. Makikilala. Gano'ng mga ng pangalan. Eh, wala naman mo nagsulat ng nakararap ka. Dumating ang time, first grade period, wala pa rin nakayari. Second grade period, napakinasaban ako. Kunin ko rin yung card nila. Habang kinukuha niyo po yung card ni Joseph, kumusta naman po si Joseph? So, mabait. Palaran. Masaguri. Tahimik na bata. Ay, friendly. Tapos, pinitahan mo naman yung si teacher ni Tap. Teacher ni Tap. Kumusta naman po si Tap? Good. Kaya mo naman tayo. Tapos, pinitahan mo naman si Elmang MJ. Pinitahan mo naman yung card ni Tap. Kumusta naman po si Tap? Pastor, tulog sa orasin. Pastor, but you know, I did not give up to my prophecy. Amen. I keep prophesying to her, this is holy. You will make a name of TLC. And you know, March 31, I went to TLC, attending the recognition of day of these precious children of God. You know, alam mo, ang saya-saya ko. Sabagat nakita ko yung mga attendee namin dito, puro honor. Di ba naman na sa atin dito? Sabi ko, katingan-tingan lang pala si Bieber eh. Yung honor din pala ito. Di ba? Tapos nakita ko, si Aliyah eh, mahampul-hampul eh. Pinapunta niya yung pera niya sa TFCA, sabi niya, mami, punta ka na sa TFCA. Yung honor, meron ka mong honor. Siguro, mami. Perfect attendance. Perfect attendance. Nagkasakit ka. May absent ka. Nagulat ako. Mataas na pala yung honor na. Eh, you know, kids. You know, precious kids. Guys, I'm planning to have a blowout for all of you. Naliginig pa po ba tayo? Tapos, kinabog na kay sila Diyos at tapos sita. Okay na siya ako. Matas na pala yung ranking nito. Tama ako pa rito. It's a miracle! Whatever the true prophet prophesy in the name of the Lord shall come. What are the signs of the true prophets of God? Whatever he saith in the name of the Lord shall come to pass. If a prophet is saying this thing, and it shall not come to pass, that prophet is a false prophet. But if that prophet prophesied, his prophecy takes place, then that prophet is a true prophet of God. Amen. Amen. Next, God, his voice, shook the earth, but now he has promised. Once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The Lord once more indicate the removing, pakisabi removing. The removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may be removed.
created things means all things that are not in accordance with the Bible. Nakikinig pa po ba tayo? It will be removing us. Kailangan, alisin natin ang tamang alisin. Nakikinig pa po ba tayo? Tuloy natin, verse 1. Itapakyan natin baka meron itihing pagkayubin ng ayon ka para tamahanap dito. Lalo na yung mga nakatid 4. At yan, dumalangit na yung nakatid 4. Hindi pa makatagal pa ayon ko lang ng pangalo. 27. Yan. Okay. So next. Number 2 na tayo. Number 2. Every work that is not of God will come to nothing. Every work, every dream that is not of God will come to nothing. Listen very carefully. Ayaw na ayaw ni Lord na nagpapagod ka na wala ka naman. Ayaw ni Lord na nagsasacrifice ka, you are suffering. At the end, wala na naman kung ayaw ni Lord. Ang gusto ni Lord, you are sacrificing, you are suffering, giving all your efforts, and even extra effort. God wants na ang ginagawa mo ay meron. Amen. Ayaw ni Lord na yung ginagawa mo ay walang pupuntahan. Ayaw ni Lord. Ang nais ni Lord, yung ginagawa mo ay makita mo yung pagpapagal mo. Magaya ng isang athlete, isang runner na yun. Alam mo, tupag mo siya sa isang long run. Pagtakbo niya sa long run, and he gave his very best. Lahat talaga, inubo siya talaga, inakas na talaga, pabilisan sa finish line. At alam mo, pagdating niya ng finish line, yung tali, binunggo niya, pabunggo niya ang dalot, nag-collapse na siya. Hindi niya na kinaya, collapse na siya. Nakikinig pa kung ba tayo. At ginising siya, at pag-gising niya, ibinigay sa kanya yung medal. Amen! At nawala ang lahat ng tao niya. Ito ang gusto ng Panginoon. Magpagal ka, magpagod ka, sacrifice, suffer, no? Gawin mo lahat ng strive hard, work hard, pero nais ng Panginoon na makamit mo ang iyong medal and honors and awards sa oras ng bigayan sa harap ng Panginoon. Ito na. Nakikinig pa po ba tayo? Diba yung mga estudyante, nung makakatawa ng space, binilangan ko si Joseph. Joseph, hindi ba masarap anak na umaakad ka ng space every year? Hindi ba anak maganda na ang mga magulang umaakad ng space every year? Truly, working hard is not easy. Truly, striving hard is not easy. Giving our best is not easy. But in the end, you will eat the fruit of your labor. Amen? You will be benefited with the fruit of your labor. Palakpakan natin si Lord. Haggai 2:5-11. This is what I covenanted with you when you came out of Egypt. The Lord is speaking to the Jews, to the Hebrews. And the Lord is also speaking to us through these verses. And my spirit remains among you, do not fear. This is what the Lord Almighty says, in a little while I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. Next. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come. And I will fill this house with glory, says the Lord Almighty. The silver smile and the gold smile declares the Lord Almighty. The glory of this present house will be greater than the glory of the former. Nakikinig ko ulit tayo. Okay. Hindi niyo naman ko. Number 3. Wala nang version number 3. Kasi kay number 3. Only Jesus and His kingdom is forever. Remember that. Only
with Jesus and His kingdom is forever. The synonyms of forever is everlasting, eternal. These are the synonyms of forever. It's certainly everlastingly in the Torah, forever. Only Jesus and His kingdom is forever. Amen po ba? Sa Jesus lang at ang kanyang kaharian at kalangatan. Kaya kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan mo si Jesus ang Lord God sa iyo. Amen! At kung gusto mo sa mundong ibabaw na ito, na ang iyong ginagawa ay hindi mawala ng kabuluhan, please very carefully. All that you are doing, it must be in line with the Word of God, with the will of God. In the book of Daniel 2:44, this is the reason why this ministry is called the Kingdom of Jesus Fellowship International. It came from the book of Daniel 2:44. Daniel 2:44. In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. And that is the kingdom of Jesus. It will remain forever. Nor will it be left to another people. It will all cross all those kingdoms and bring them to an end. But will itself endure forever. Only Jesus and His kingdom will endure forever. God wants us to enjoy the fruit of our deeds. God wants us to enjoy the fruit of our labor. Sarikinig po ba tayo dito? Kaya ako'y naborn again when I receive new life from Jesus. Isa sa paborito kong kantay, naglalaro sa hangin ang buhay ko. Hindi alam kung saan patungo. Sumasabay sa halos ng bundok sa alam. No direction. Nakikinig ko ba tayo? Wala. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. So God wants us to give us direction. True direction. Upang sa ganoon, lahat ng ating mga paghihirap, makikita natin sa mata. Kagaya ng atlet na aking sinabi sa inyo. Oo, tumakbo siya ng mabilis, dahil makukupit talaga siya. Nung binigay niya talaga, ang bagis niya talaga, tumating ang bilis na binunggo niya, nag-unap siya. Pero nung sa ito ngayon, lahat ng parang ay nawala sapagkat kinakamit na sa kanya ang Diyos. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa atin. And the reason why you are here, because God wants you to prosper and to enjoy the fruit of your peace, the fruit of your labor. Amen? Panamahan natin ang Diyos. Next, He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship Him. His dominion. Dominion means kingship. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away. And His kingdom is one that will never be destroyed. Kaya ang tanong ninyo, bakit kingdom of Jesus ang ating pangalan ng ating ministry? Kailan mula sa Daniel 7:14 at talmula sa Daniel 2:41. Nagpapasama ko sa isang malaking church. Pero, I want to give up that. Nobody knows, give up that. Ayan na pa yan, inuho. Give up that. Wala, hindi ko makaya. Sabi ko. I'm willing to resign. At nag-resign na talaga ako. I filed my resignation as a pastor. But before that, the Lord is continually speaking to me. Son, don't give up. So, nag-give up ako, nag-resign ako, pero hindi ako natutunan. Kaya, ang ginawa ko, nagpatuloy ako kay Empire this church. Based on the revelation of Jesus Christ. Amen. The kingdom of Jesus Fellowship International at ito that cannot be shaken. Nagmula yan sa Daniel 7:14 and then sa Daniel 2:41. Next, your throne, O God, will last forever and ever. Not just forever, pero pang and ever. You see it? Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will the scepter of your kingdom. Next verse.
They tell of the glory of your kingdom and speak of your might. Hindi lang forever, no? Ang kingdom ni Jesus, hindi lang forever. Bagus, dapat ipinagsasabi natin ang kingdom. Amen. We must be glad that we belong to the kingdom. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. I'm so glad to be a part of the kingdom. I'm so glad to be a part of the kingdom. I'm so glad to be a part of the kingdom. Come on, everybody. Amen. Dapat hindi mo lang ito sabihin. Dapat ini-invite mo sila to be a part of the kingdom. Some bows in chariots, some bows in horses, but we will bows in the name of the Lord. We will bows in the name of the Lord. We will bows in the name of the Lord our God. Listen this. Wala, mabagal-bagal. Alam ko na yan. So, they tell, hindi na ninyo ha? They tell of the glory of your kingdom and speak of your might, so that all people may know of your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Dapat ipitahan ko sila sa kingdom. Dapat ipaalam ko sa kanila kung anong kaharian ni Jesus. They tell of the glory of your kingdom and speak of your might, so that all people may know your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Tapos sabihin mo sa kanila, maganda ang mundong iba ang mga ito. Kapag nasa kita, alam ang kakaloob ni Kristo, you will only enjoy the blessings of God here on earth. You will only have peace if you are in the kingdom of God, in the kingdom of Jesus. If you belong in the kingdom of God. And truly, this earth is beautiful, but the heavens are beautiful. Higit na maganda ang kalangitan. Amen. At pumunta tayo Lord, if Jesus is your Lord, God, King and Savior, if you belong in the kingdom of Jesus. Kaya dapat lahat sila makasama sa kaharian ni Kristo Jesus. Hindi mo dapat kinakahiya. Sama-kasama, I belong in the kingdom. At in the kingdom of Jesus, the kingdom that cannot be shaken. All kingdoms will be destroyed. All kingdoms will be demolished. But there's only one kingdom that will remain. It will be dead, it will be never destroyed. And that is the kingdom of Jesus. Verse 13. Your kingdom is an everlasting kingdom. And your dominion endures through all generations. Alam mo, yung dominion at yung kingdom, parehas lang naman ang papalagay. The Lord is trustworthy in all His promises and faithful in all He does. Kaya dapat, you know, you must know the will of God. And you must also become an instrument of God in order for all people to know the will of God. And this is the mandate of the kingdom of Jesus Christ. Why God raised me up in this mountain up? Why God allowed me to pioneer this church? It's in order for us to become instruments to let the people know the will of God. If you are in the will of God, then you will not have it. You will have peace. And you will be assured of prosperity and peace. There's no regrets. You will never be in this world. And you will be forward. Amen. Are you a part of the kingdom? Are you happy to be a part of the kingdom? Are you inviting them to become a part of the kingdom? Come on, everybody! Amen. Next verse. And this gospel of the kingdom. You know, Jesus Christ only preached the gospel. The gospel of what? The gospel of the kingdom. And the gospel na hindi gospel ni Jesus is a false gospel. There's only one true gospel, and that is the gospel of the kingdom of Jesus. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony. And to all nations, and then the end. You know,
Jesus Christ, or I mean the end of the world will not come unless all the peoples on earth will hear the preaching of the gospel of the Lord. Nagiging po ba tayo? Kaya nagagawa lang tayong lahat. Pinagkaniwalaan tayo ng Diyos ng isang ministry. Ipinapangaral natin ang patungkol sa paghahari ng isang ministry. This earth will be granted with sinful from heaven. And we Christians will be transferred to heaven. And we will live there forever and ever. It will be with angels, especially with God. And we will see God face to face. Sa ngayon, nakararamdaman lang natin yung presence of God. Sabi ng Bible, yung presence lang ni God, pero naka-unspeakable na. Eh, di lalo na pag makita mo si Lord at face to face. Do you want to see the real, that may pakaumuhanin ni Lord? So, hintayin natin na tayo kayo pumasok ng lahat. Kasi na mamamunta ng langit kayo? Huwag muna. Gusto mo na, hindi pa. Ayaw ka pa. Kaya kapag magpatali, maraming tao. Pero gusto mo na, kaya di ka na makakakit. Alam ko ayaw ka. Masarap mabuhay. Amen? Masarap mabuhay. Alam mo, kung tayo ka nag-iisip na negatibo, masama. Alam mo yung mga nasuswisay, yan yung ano eh. Sa tingin nila, ano eh? Hopeless. Hopeless things. Wala na, wala na. So, kita po natin, we are taking our lives. But you know, committing suicide is a murder. Yes. A murderer will be burned in hell forever. And disgusted of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony of all nations and men of God. Next. Jesus went through all the towns and villages. Lahat ng towns, lahat ng villages, sinulid niya. Now, there are towns, there are villages nowadays, there are subdivisions, right? There are barangays, no? There are provinces, there are nations, no? Nakikinig pa ba kayo? Nakikinig pa ba kayo? Ang bawat Kristiyano should follow the example of Jesus. Kung paano si Jesus didn't stay, no? Sa kanyang hometown. In fact, siya po ay pumunta sa iba't ibang lugar. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of what? The good news of what? Of the kingdom. There is only one good news. And that is the kingdom of Jesus. The kingdom of God. Manood kayo ng dyaryo. Ay, manood kayo ng dyaryo. Magbasa ka ng dyaryo. Manood kayo ng TV, walang good news eh. Nag-aaway-aaway si Binay at ang BAND. There's no good news. Alam ninyo, merong isang cloud. At ang cloud na ito ay, alam ninyo, nakamigit, have you seen a cloud? Yes. Ayun, yun, ay cloud, meron siyang costume. Meron siyang mga makeup, napapatawa siya. Tapos, lahat ng nalulungkot, pumupunta sa kanya at parang tumapa. Kaya kung malungkot ka na, mamunod ka pa ng telenovel ng drama, pangay ka. Kaya ano ang malulungkot? No? Takot ka na, mamunod ka pa ng horror, pangay ka. Diba? Kaya mas maganda pa, mamunod ka, tumawa ka nila. So ngayon, lahat ng nalulungkot, pumunta sa kanya. Ngayon, merong doktor na meron siyang pasyente. Sabi niya, Dok, malungkot ako. Okay, bigyan ka na ng antidepressant medicine. So take this, ganyan. Ininom na kayo. Balik pa rin siya ang likid, Dok, malungkot pa rin ako talaga. I did take your antidepressant medicine na pinag-try mo sa akin. But I'm still like, sad, no? Alam ko na. Pumunta ka roon sa carnival. Merong clown doon ang galing magpatawa. Ang gusto mo, magkailulungkot ako, pumunta ako roon, tama ako ng tawa. Lalong lumungkot yung clown. Yes. Bakit
that the Christmas is still there. Yeah, I'm asking you to go to Carnival and what's the funniest club in town, the town. And then, lalo ka mong lumungkot. Lalo lumungkot talaga yung plan. Bakit? Sabi ng doktor, sabi niya, ang yan si Bibi. Sabi niya, Dok, ako po yung plan. Ako po yung plan. Ha? Ako mo yung nagpapagawa sa maraming tao. Pero pagkalikot ko, ay walang pagkakalikot. Amen. Ganyan ang marami. Hindi ko alam, marami yung classmates. Kada niyo ang saya-saya, gilililang yun. Maraming tao, hindi ka na kaya ang saya-saya. Ano kayo? Ina-admire nyo ang maraming politicians, musicians, singers, etc. But you know, at the back of your mind, there's a happiness. There's a loneliness. Nakikinig pa ko. And we must speak to them the customer that Jesus loves you and loves you very much. Kahit sino ka pa, maging sino ka pa, mahal sa kanya. No matter how rich you are, no matter how cool you are, no matter how brilliant you are, and no matter how ignorant you are, you are loved by God. Mahal na kayo. There is somebody that loves you so much, and his love will never fail. He will continually be there for you. He is a friend that loves you all the time. You can run to him at any time. You can talk to him, cry to him if you want to. Kaya if the world, is a child, then don't know. Hearing that? When I come running home, when I fall down, they don't know. Who picks me up when no one is around? I drop my soul and cry for just a while. Cause deep inside this wall, the Lord you need to try. Alam mo, nakakatayo lang ako sa inyo. Kapag nakaluwot na ako sa Panginoon, nakadapa na ako, nakaiyak na ako. It's hard to stand in front of my life. I have no guts. But after my prayer, after admitting the fact that I am nothing without God, that's a lie. That I can't stand in front of my life. Pero baka isang kanta, di ba maganda yung lyric mo, eh, di ba? You raise me up so I can stand on mountains. And you know the lyric, you raise me up. Stormy, I am strong when I am on your shoulder. You raise me up. Whenever depression comes, always remember the name of Jesus that really loves you. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay overruled na and healing every disease and sickness. Next, and number na tayo. Yeah. Great blessings and promotions that you have never experienced are coming after the shaking. Hey, thank you. I love this. I love this so much. Tignan ninyo. Matapos ang shaking, shake. Matapos ang liligan. Matapos alisin ang Diyos ang dapat alisin. Matapos tagalin ang dapat tagalin sa aking mga buhay. Then I tell you, great blessings and promotions are coming. Blessings that we have never experienced before, I tell you.
Kapag nakagitna ka na sa kalooban ng Lord, expect this. Sa maniwala kayo sa hindi, Kingdom of Jesus comes here. We will experience blessings that we have not experienced before. If we will allow God to remove all things in our lives that is not according to His will, the great blessings from our promotions are good for us every day. Nakikinig pa po ba tayo? Great blessings and promotions are coming to us that we have never experienced before. If we have an opportunity after the removal of all the created things, which means na hindi yung mga kaluluwa ng Lord. Ang sarap mabuhay sa blessing at promotion. Nakatanggap na po ba kayo ng regalo? Sino yung nakatanggap na ng regalo dito? Ano yung regalo? Hindi mo ba yun? Minsan hinihingi mo, minsan hindi. Surprise. Amen. Yung bahay yung binili mo? A free gift. You know, listen very carefully. Ang sarap mabuhay sa mundong ibabaw nito. Dahil lagi kang binigayaan nilo. Blessing nilo. Uy, kumusta yung grade ko, Tomas? Blessing nilo. Uy, nag-aaral ka sa maganda school ngayon, ha? Blessing nilo. Uy, ang ganda ng sasakyan mo, ha? Blessing nilo. Uy, yung mga friends mo, ang nagagaling, ha? Mabubuti, ha? Blessing nilo. Amen? Ang sarap mabuhay. Ay, ikaw, may bagay ka niya, blessing nilo. Amen? We are not lucky, but we are blessed. Ang laki kasi, alas kartel, alas champa, light gambling, panalo mo tayo. But being blessed by God, you know, yan ay bibigay ng Kristo. Nakikinig pa mo tayo. At ito ang nais na Diyos sa ating lahat. Na patuloy tayo in bless the Lord. Tingnan mo, ang mga kasama ko. Students, gusto ng Lord, ang great mo pataas ang taas. Tama, dito ko sa Sister Tracy, wala. Yung Sister Tracy, nag-testify sa kapwa ng Katolsika. Sabi niya, naka-attend siya ng Arbor sa Minato na ginawa natin sa Pulong House sa Quezon City. I did practice that. The ranking, yung ranking in your school, believers, na hindi ipang patay. Nag-testify siya ito. First grading period, tapay. Second grading period, tama. Third grading period, top 2. Tama ba? And fourth grading period, top 1. Tama na ba siya? Top 2, top 5, top 4, top 3, top 2. Isipin mo. First grading period, top 5. Second grading, top 4. Third grading, top 3, top 2. Fourth grading, top 2. Iyak siya lang iyak. Natubad mo yung prophecy mo. Amen. Ang nais ng Diyos na ang grade of wisdom mataas ng taas. Ang mukha mo ay maganda ng maganda ang magpapitang pangunin. Yes, I'm happy that I will be with you to this coming 360 and ready for your prayers. But I'm glad I only look like 50 na pumasa ng isang taas. Pero napakarami riyan. Ilang tao pa na? 25. Eh, bakit ba kasi 42 ka na? Sino po yung mundo dito tanto sa dami ng problema, no? Tignan mo, kasama niyong mga anak ko. Sino pa ang mga kasama ko, kasama? O, hindi ka na lang dami. Alam, eh, tao pa mo ba dito? So, nais na niyo sa paghihama at sa ay, pakahirap nun, no? Ginastosan mo ng malaki, nagpatay mo ka ng bahay, at tapos hindi ka naman malaki nila rin. Aray ko. Ano?
Dahil tulog na nagpapakahirap ka na hindi mo inaari ang buwan ng mga kapatid. God wants each one of us to be joyful of our prayers. Isaiah 3:11. Tell the righteous. Isaiah 3:11. Tell the righteous. You will enjoy the fruit of your labor, of your deeds. Amen. But tell the wicked, you will be punished. Punishment will be yours unless you repent. Nanginginig mo ba tayo? Mga estudyante, titigil mo ba na Diyos yung grade mo mamamagsak? Bakit mamamagsak yung grade mo? Dahil sa lamplet mo, mamamagsak mo. Hindi nararamdaman yung lamplet mo, sinisira yung grades mo, sinisira yung pagtulog mo, sinisira yung pag-aaral mo, sinisira yung grade mo, sinisira yung paglilupag mo sa Panginoon. Hindi nakakaroon mga notang mo, yung pagbababad mo sa computer, hindi nakakatulong, hindi ka nag-aaral, hindi ka pasarap na sa pasarap ang kinakain mo, paganda ng paganda, pasawag ka ito, paganda ng paganda, tinatry mo, paganda ng paganda, tinatry mo, nag-aarap ng word ka. Hindi ba lingkod ng Diyos? All those things are luno. No! God wants us to enjoy the blessings of this world. Ang ayaw naman ng Lord, ito, yung binibless ka niya, tapos yung puso mo na pupunta sa blessing na mawala sa kanya. Yun ang ayaw. Pero ang gusto nila, habang pinag-bless ko niya, thank you Lord, bless you. Ay, thank you Lord, thank you Lord. Aagin ako every Sunday, maghihilig mo na po lalo. Lalo ko maghihilig mo, thank you Lord, hallelujah. Amen! Pero yung aral, nasaan na si ganito, si Rasi, nasaan na? Bakit din na siya tumutok-tok? Bakit din ako maaabig? Bakit din na nagtuturo? Ay, busy na sa mag-aarap yun! Busy yun! Sing chords is sing that, and his righteousness, and all these things shall be added to you. Listen to me carefully. Pwede ikaw ay naglilig ko kay Kristo, at at the same time mag-aaral, parehas niya naging isang ganyan. Amen? Yes. Pwede ikaw ay nagtrabaho, naglilig ko kay Kristo. Pwede ikaw ay nagbibis, naglilig ko. At may business ka, naglilig ko kay Kristo. And God will excel you, will alert himself in that things. Parehas niya. Ito yung nag-aaral ako, huwag ako is not faith. Hindi ako maglilingkod sa Panginoon. Hindi, boyfriend na ako, hindi ako maglilingkod sa Panginoon. Sa tayo sa buhay. Tayo'y matanda na. Nakakanda nila. Eh, kahit yung palang sa akin, nakakanda nila, tayo'y matanda na. Kala mo talaga, forever sila, bigyan ng plano na lang, ang tanong buka. Hindi pala tayo sa isa't isa. Kasaya siya ng tricycle. Pagka-amoy sila, sabi na pa sila driver, kaya dalawa kaya sila. Itawa ko ba rito? Great blessings and promotions are coming after the shaking. Haggai 2:5. On the 21st day of the 7th month, the word of the Lord came through the prophet Haggai. He speak to Zerubbabel and Shealtiel, governor of Judah, to Joshua, son of Jehozadak, the high priest and the remnant of the people. Ask them, who of you is left to sow this house in its former glory? Pag sabi, former glory. Nangyari. Ito yung daming buhay natin ngayon, noon. Nakin, naiisip mo ka, naaalala mo ba ang daming buhay mo noon? Ito yung daming buhay natin noon. Ngayon! Tingnan mo ang buhay mo. Kumbili! Nobody will believe that I was once carrying a sack on my back. Picking, lata, picking, anything na matawagin namin kalahan para i-benta ko para. Paano ko ba yun? Nagandang ko na ako.
nagkakapagod ang bagay ko. Pag kinikwento ko sa mga anak ko yun, pag nakakita kami ng mga nakakalakan, natatag niya ko yun yung nakakalakan. Kasi na nangyipiwala. Tapos ko. Nakikinig pa mo yung mga. Tingnan mo ang nakamaan mo, tingnan mo ang nakalipas mo. At tingnan mo kayo para ka na. Yan ang ibig sabihin niya. Tuloy natin. Bantaw, be strong, sir, again. Declare sa Lord, be strong, Diyos sa wasan at Diyos sa na. The high is be strong, all you people of the land. Declare sa Lord, the Lord, I work for I am with you, declare sa Lord. Masabi, work. Magpatuloy tayo ng pagawa na sa kita ay nakalong. This is what I covenanted with you when you came out of Egypt, and my spirit remains among you to have faith on the Pagano. Next. Tapos na. Ere, bless kayo. Yan. And number five. Yan. Dahil nalaman mo na kapag kasabit na ka ng kalooban ng Panginoon, ang pagpapala ay tarating sa'yo. Amen po ba? Okay. So what will you do? Give your best to Jesus. Lord and Lord. Love and serve Jesus. Lord and Lord. Give our best one to Jesus. He will surely fulfill all His promises. For He is a faithful God. Certainly, pakitaas mo yung number 5. Yan, salamat. Give our best one to Jesus. He will surely fulfill all His promises. For He is a faithful God. Ha, hey God, hey God, hey God, hey God, hey God. Hanggang ginutuktok, pinarami. Speak sa mga kaw-kaw sa unang number of people to God's mga kanya. Sa ito rin, verse 3 pa-awala. Verse 5, verse 4. Next. Hintay ka lang, play na. Verse 8. Tingnan nyo. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord. Ano yung sabihin niya? All the wealth of this earth comes from me. Silver and gold is mine. Nakikinig pa mo ba tayo? All promotions, no, comes from me. Nagmumula. Tama ko ba rito? Yes. Huwag niyo muna ko sabi katabi ninyo kasi magkatapos na ako eh. Para din ako magkali. Lahat ng yaman ng mundo ibang pagkakalap na tayo sa aking galing yan, sa aking galing. All blessings and promotion comes from me, first God. Nakikinig ko ako ba tayo? Since ito'y nagbumula sa akin, at nasa gitna ka ng will ko, then I will give it to you. Amen. Amen. Sa ayaw mo sa gusto, pag ikaw ay gumita sa kalooban ng Diyos, gaganda ang buhay. Kapag gumita ka sa kalooban ng Diyos, bubuti ang buhay mo. Everything sa school, it will make a difference. Your life will create an impact to your schoolmates. Nakikinig pa mo ba tayo? With your community, you will make a difference. Makikita nila ang pagbabago mo. Change life. Holy life. At makikita nila ang maganda ang buhay mo. Bakit iba ka na? Nakikinig pa mo ba tayo? Nung namin ko yung classmate ko na kami nag-aaral sa kolehiyo, kung sabi niya sa akin, bakit yun nila yung ayos mo? Masyado ka lang formal. Hindi ba mga piling tayo? Totoo yun. Sabi yung mga chick boy na muna pa naman. Na lahat pinagliligo ko. Itakot ako ba dito? Hindi ba piling tayo? Bakit ganyan na ngayon ang ayos mo? Tapos mga formal mo tayo. Makikita ng maraming tao ang pagbabago mo. Ang classmates mo makikita ang pagbabago mo. Ang parents mo makikita ang pagbabago mo. Ang teachers mo, ang students mo makikita ang pagbabago mo. Your neighbors will see the change in your life. May mga kasalamuha mo makikita ang pagbabago sa iyo. Hindi ka na nagbibisyo. No foul language, no bad words are coming out in your mouth. Iba ka na. Iba na ang galaw, iba na ang kilos, iba na ang panalamin mo. Nagbago ka na.
Hindi ka napasamay. Diba ka na? Pinapagpaalala na ni Lord. Amen? At dahil dito, yung classmates mo, magkulang mo, teachers mo, students mo, kapitbahay mo, lahat sasama sa iyan. Amen? Amen. Sapagat nakita mo. Binibless kami, Lord. Binibless kami, Lord. Binibless kami, Lord. Mahirap sumama sa iyo ang mga tao na hindi ka blessed. Sasama lang sa iyo ang tao kapag alam nila ikaw ay blessed. At blessing ka at patuloy mang ibibless ng mga tao. Amen? The silver is mine and the gold is mine because of the Lord. The silver is mine. All the love of this earth comes from me. All blessings and promotions of the earth sa akin ang mula yan, I will give it to you. Amen? Eto, ano na? The glory of this present house will be greater than the glory of the former house. I tell you, our body is the house. Amen? This is the temple of God. This is the temple of the Holy Spirit. The glory of this present house will be greater than the former house. Amen? Yung dati mong grace, iiwanan mo na yan. Taras ang grace mo, I tell you. Yung dati mong buhay, iiwanan mo na yan. Ganon na rin, buhay mo, I tell you. Yung pula kong sasakyan, iiwanan mo na yan. Ganon na rin, ganon na rin sasakyan mo. Tirahan mo lupa, iiwanan mo na yan. Ganon na rin, tirahan mo. Lahat ng lupa, iiwanan mo na lahat yan. Amen! Bakit ka ang buhay mo? Kaya naman, lahat ng mga bakong bagay ay umakit sa iyo. Nung namatay, Amen! Nung namatay ang father ko, sabi nga ng panganay namin kapatid, kanon lang kita nun eh, hindi mo na alam yung mga bagay ko. Nung namatay si mama, kami pera ni Papa, sabi mo sa akin. Pero nung namatay yung Papa namin, wala kami ng pera. Kami na kilala, kami na sikat. Wala na. Nakibili ka po sa namin. Pero nung dumating, nung sinigat ang when the glory of the Lord shines in us, nagkaroon ng pagbabago. Lahat ng mga tao na nangangapi sa atin at umaakak sa atin na bagong pangyayari. Sila ngayon ay kumagalang sa atin. Amen. Gusto ko sabihin sa inyo, masarap ang nangyay ni Jesus. Sabagat pinabago niya ang buhay mo at pinapaganda na. Ang nasasabi Kristiyano, hindi niya mabago buhay, hindi Kristiyano yun. Ang nasasabi Kristiyano, bumababago niya at puro mo hindi Kristiyano yun. Amen. Kristiyan by mouth at tatalahan. At ang Kristiyano, mahirap na payang mahirap. Isang Kristiyan may mouth at patan may mouth. Kaya na itong Kristiyano, payaman at payaman ang mouth. Kaya pag nakakita nga ng mga lingkod na Diyos at mga Kristiyano, pinapagpala ng Lord, mag-usabihin na nanakaw sila. They are only enjoying the fruit of their labors. Amen? They are only enjoying the fruit of their deeds. Amen? And in this place, I will grant peace. Are you looking for peace? And in this place, I will grant peace. Peace can only be obtained by being in the center of the will of God. If we are in the center of the will of God, then peace will be ours. Peace. I peace, I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace, peace. Kinaalala ko kung nagsisipa ako ng sarap ang ito. Lasing kami, mga pagkataon. Sabi niyo pa, peace be with you. Sabi niyo kami sa mga pagkataon, peace be with you. Ito po lang, peace be with you. Sabi lang, sabi ng Father, peace be with you. Sabi lang, peace be with you. Sabi ng mga pagkataon, and why?
There's no peace. Just, you will only enjoy peace if you are in the center of God. Attend the right life. Bring souls in the Bible. Give your tithes of rings and verses to your every sacrifice to mga magandaan natin sa mga pabita sa ibang pagsa. Ipaka sobre, ipakita natin sa kanila. Kung ano yung pigabot para sa pictures, kaya sa pictures. Kung ano yung pigabot para sa outages, meron na kalagang love before the love of God sa akin. Love before the sa work na talaga ito, ilagay yung pangalan sa kanila. Pag ilagay yung pastora Rose, ministry of compassion para sa mga nahihirap. Diba? Para sa church na ito, kaya natin palayang magbigay ng mga tao sa atin at pagpagalit sa Biblia. I will give 1 peso. I will give 1 centavo. And I will give 1 million, 2 million, etc. And in this place, I will grant peace. You know, you can buy beautiful bed. But you cannot buy your heart. You can buy delicious food pero you can't kumain, hindi mo mabibili. And that, amen, last but not the least. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Pag nasa gitna ka na nakalangkuban ng Panginoon, bumbunin ka lang ng bumbunin. Let us be thankful and so worship God acceptably with the reverence and awe for our God is our mission. Conclusion, if we are in the center of the will of God, the true peace is in us. And blessings among blessings, promotions among promotions will be in us. And we will be assured of eternal life in heaven. Amen and have
I have your joy, Lord.
lahat ng mga pending-pending lang
aalisin ng Diyos ang blessing sa kanila at ibibigay sa mga faithful, sa mga mananatili, at patuloy nagagawa sa kalabawan ng Panginoon. This is the word of the Lord. Hindi totoo-totoo mangyayari ito at magaganap at patuloy na mangyayari at magaganap. At meron akong prophecy na sa mga pumunta na sa kalabawan ng Lord, nag-repent na, gumigit na sa kalabawan ng Lord, yung blessing na nawala, mas malaki ang blessing kayo. At mas malaki ang kikitain at mag-aarap tungkol. This is the word of the Lord. So Father, I pray in Jesus' name, as they come forward, seeking, asking, Lord, that's from you. Lord, that's from the Holy Spirit. I pray, Father God, let it be given to them. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Pati lahat ng mga nagipinig na tanong ng kapatid. Gilid lang tayo sa gilid yung mga adult. Unahin ko yung mga kabataan, yung mga estudyante. Gilid muna yung mga adult lang sa gilid. Unahin ko yung mga kabataan, yung mga estudyante. Come forward. Sige, gilid muna yung mga adult. Sige. Sige, narin pa yung mga iba pa ng mga kabataan, mga students. Lapit pa kayo rito. Sige. Sige po, ikain ko po kayo, and I will pray for you. Maging lahat ng mga nakikinig ng Lord. Kaya, tutahin ko muna yung mga students, yung mga kabataan. Sa ayon niyo sa gusto, kapag binaba ng Lord ang blessing, binababa niya ito. At ang gagawin lang natin to receive the blessing of God, because it is a free gift from God. No payment will be made. Na magagawa lang natin niya sa susunod. Tinatanggap mo ba sa oras na ito na ang Diyos ay pinapagpalaan? Tinatanggap mo ba na sa oras na ito na ang Diyos ay binabago ng patuloy ang buhay mo? Tinatanggap mo ba ang truth na ito that the Lord wants you to make difference sa ibang mga kabataan? Tinatanggap mo ba sa oras na ito that you will be used by God upang ilit ang mga kabataan sa dapat nilang mag-iriya? At sa darating na youth fellowship natin, ito lang yan, mga malamang makamali tayo. Dati mo ba, maghihit pa ito pa upang sa ganoon ang marami kabataan ay hindi makaripara at lalo pa tumanda. If you are saying yes, itaas mo na pataas at makakamay mo na kalunan. Hindi ko dapat ayaw ni Jesus. The Son of the Living God. It's not by our mind, but by our power.
but only by your help, by your strength, by your spirit. So Father, right now I pray, bless the lives of these young kids, these young people I pray. Let them examine in every area of their life. Let them examine their studies. Let them grow in every area of their life. Let them increase in every area of their life. And I pray, Father, in Jesus' name, let them lead the young people and even the adults into the right path of life. I pray in Jesus' name. So I am using now your anointing to come upon this precious young people that you see. Father, in Jesus' name, in Jesus' name, Those who welcome you,
welcomes me, says Jesus. Those who receive him, receive me, says Jesus. Natanaman ang ginagawa para sa inyo, as luwag mo sa lusagman, says God, ginagawa yung para sa akin. At gusto mong sabihin sa inyo, those who be blessed by God, be blessed by God. Yung mga nilinig sa pinapatungan ng mga ayaman ang lingkod ng Diyos, nakakarili siya. At kumaganda ang buhay niya. Kaya ang lingkod ng Diyos ay hindi pwedeng manatili sa lugar nito. Ang lingkod ng Diyos ay nihikot around the world. Pray and fast for the man of God. Give your love gifts for the man of God. Ibigay mo rin ang para ng magsabit ng Jesus sa inyo. Napakaraming naghihintay na magtahan ko ang kanilang mga gawain. Hindi lamang sa rin ng discussion na kung may discussion na mga relation sa mga naghihintay sila ng magandang pagkakaroon ng pangalan. Para sa inyong nakakatanungan, ka-request counseling, mapagadala sa mga gawain ng kingdom of Jesus Fellowship at makarating ako sa inyong lugar. And also for your love gifts and for your offerings, for any advice, prayer counseling, or any information about the kingdom of Jesus. Or you want to know the services of the kingdom of Jesus around the world. Or if you want to be part of this ministry, or if you want to give, or if you want the man of God to come to your church, in your place, just contact 0922-851-6399. 0922-851-6399 or PMS Kingdom of Jesus Fellowship, Kingdom of Jesus Kingdom, FB Kingdom of Jesus, Facebook Kingdom of Jesus, PMS. Panoorin din yung YouTube, panoorin din yung YouTube KOJM, sa Twitter at KNBCK. Yung mga taga-main church na napili lagi sa upat. Huwag kayong ganyan. Dapat higit kayo ang unang tumatanggap bago ako pumunta sa ibang lugar at sa ibang bansa. Sapagkat nakapaghihinaya na kayo ay altar mo ay nanatili sa upat. At napakadalang sa sikat ng araw lumalan ang pag-iba sa inyo. At nag-worship ng sarili niyo, nag-pray ang pinitin ng sarili niyo. Shall not prosper unless na kayong ari at magsaraw ko ay nag-ari. So, Father, with the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Luka! Thank you now, my brother. Thank you now, my sister. Kagaya ni Haring Solomon, hinangal mo rin ang karno ng mga alakan, ibinibigay sa iyo ng Diyos yan. Hinihangal mo rin ang kalakasan at ang kalusugan. Hinihangal mo rin ang mga kapapalit. Hinihangal mo rin ang magkaisa ang iyong sambahayan. Hinihangal mo rin ang pagbili ka man ng mas malaki at mas kasalanan. Hinahamad mo na mas magawa ang pangkalawagan ng Lord. Hinahamad mo pa na mapaglilimuran pa. Gusto mo pang maunawaan ng marami pang bagay patungkol kay Jesus. Gusto mo makapagturo pa ng mas palimanan sa mas maraming tao. Gusto mo mas marami pang madala mo kay Jesus at magamit ka ni Lord for my way and my kalaman. So I pray, let that desire and even greater be granted me in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Is to serve you. This is the reason of living.
not to get married, not to prosper, not to be seen in the light, but to be seen by God. But if we are faithful to the Lord, all the blessings of God will be ours. It will be given to us. Receive me, says Jesus, and you will receive all my blessings, all my love, all my promise, all my wisdom, all my talents. At ito po ang sabi sa inyo ng Panginoon, Pastor Ross. Sabi ka humingi ng maraming bagay kung sa tao. Sabi ka umasa ng maraming bagay kung sa tao. Huwag na magagawin yung lulugod ka rin, mga, dahil sila ang palulugod ko sa iyo. Huwag na magagawin. Ikaw may pakiusap ka rin, mga, sapagat sila ang makikiusap sa iyo. Huwag mong lalawin na ikaw ay magsusumako sa kanila sapagat sila magsusumako sa iyo. At kapag ginawa mo ang parang, sige, dito yung mga kasama ko at parang yung kasama ko. Come to us for take money.
and it will come to us what it may. Amen. Even I prophesy, great blessings and promotions are coming to us. We that are listening right now, we are that watching right now, over the radio program, over the television program, that's saying the Lord itong sabi ng mga. We that are here right now, I prophesy, great blessings and promotions are coming to us. Pag nangyari ang taginan yun, magbanto ka agad kayo. At sabihin niyo sa maraming tao ang maganda pinakasi. Hikayalit pa ninyo ang classmates ninyo, ang teachers ninyo, ang students ninyo, ang neighbors ninyo, ang friends ninyo, ang relatives. Lahat ng pwede niyo kayalit. Dalihin niyo sa ating mga gawain every Sunday. At sa darating ng May 1, another conference, meron din tayo sa lugar na ito. Invite them all. I lift up my hands to
Just singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Sa pagkakataon, naging halimbawa sa kanila na isang
Alagaan mo silang lahat ng sabi ng Panginoon. Darating ka sa lugar na iyan at aalis, ngunit babalikan mo sila ang sabi ng Panginoon. Darating ka sa lugar na iyan at aalis at gagawa ka pa ng mas marami pang paghakbang. Mas marami pang bansa ang pupuntahan mo, sabi ng Panginoon. Sapagkat pupuksan mo sa mga lugar na iyan ang aking gawain ang sabi ng Diyos. Kaya higit sa lahat, ikaw ang maghanda ng iyong sarili, sabi ng Panginoon. Ihanda mo yung sarili. Ihanda mo yung sarili, aking anak. Linisin mo ang iyong buhay, sabi ng Diyos. At patuloy mo itong pagkaliwala sa akin, sabi ng Panginoon. Patuloy mong ibigay sa akin kung paano ibigay mo na itong ontan. Masigit mo itong bigay, ibigay na yun, sabi ng Diyos. Sapagkat makikita mo ang iyong pagtaas, ang iyong promotion, ang iyong lahat ng mangyayari at magaganap sa buhay mo, ay hindi mo ito naranasan kahit kailan. Hindi mo ito naranasan kahit kailan kung wala ang pag-ibos kung pagkalaw mo, sabi ng Diyos. Kaya sa akin na magtipala ang sabi ng Panginoon at patuloy na sinasabi ko sa iyo, aking anak, magpakumbaba ka, linisin mo ang iyong sarili. Be holy and acceptable in my sight, says the Lord. At patuloy ka pang itataas sa marami pang tao, sa marami pang bansa, sa marami pang lugar, sabi ng Panginoon. Kulupas siya darapag, nadarapas siya kinibigay niya, handarapas siya darapag. Kuro pa siya kinibigay niya, handarapag. Ikaw sinasabi sa iyo, Josh. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, patuloy mo ihanda ng aking pangalan ng sabi ng Diyos. Patuloy mo itong ihanda ng sabi ng Panginoon. At sa bawat hakbang na gagawin mo, isaalang-alang mo ang aking pangalan ng sabi ng Panginoon. Sa lahat ng plan ang gagawin mo, isaalang-alang mo sa iyong buhay ang aking gawa, ang aking mga ikinilos noon. Sapagkat higit na mangyayari magaganap sa buhay mo ngayon, ang isang mas mabilis na pagpuluso ang sabi ng Diyos. Isang mas mabilis na pagtaas ang sabi ng Panginoon. Sapagkat plinano ko sa buhay mo na ikaw ay mamuna at magmumuna ka na aking anak ang sabi ng Panginoon. Hindi ito mawawala sa buhay mo ang sabi ng Diyos. Saan ka man pumunta ang sabi ng Panginoon, patuloy na mamuna ka ang sabi ng Panginoon. At patuloy na ang bawat makakasalamuha mo ay magiging hamon ka sa kanilang mga buhay ang sabi ng Diyos. Magiging encourager ka sa kanila ang sabi ng Panginoon. At patuloy mong itataas ang kanilang mga spirito ang sabi ng Diyos. Patuloy na mga mababay itataas mo ang sabi ng Panginoon. At patuloy kitang gagamitin sa mga tao ito ang sabi ng Diyos. Ipagkurapas siya, darapas siya, darapaga. Ipagkaliwala mo ang lahat ng hakbang sa akin ang sabi ng Panginoon. At ang lahat ng iyong hakbang ay magkakagumpay ang sabi ng Panginoon. Kurapas kiribibiya yung handalabas ng darapaga. Joseph, itong sabi sa iyo ng Lord, pinasimulan ko ang isang magandang bagay sa buhay mo ang sabi ng Panginoon. At hindi ito magwawakas. Kundi bagkos itong magpapatuloy, patuloy na tataas ang sabi ng Panginoon. Gagawa ka ng pangalan kung paano gumawa ng pangalan ng iyong mga kapatid. Gagawa ka ng pangalan sa mga lugar na pupuntahan mo at sa lugar na kinaroonan mo ngayon ang sabi ng Diyos. Sa kaparaan ng nais ko at hindi sa kaparaan ng nais mo ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ako ang gagawa sa buhay mo at ang plano ko ang magtatagumpay sa iyo ang sabi ng Panginoon. Maging bukas ka sa mga gagawin at patuloy na magpagbaba ka sa aking harapan at patuloy mo itong pahintulutan ang sabi ng Diyos. Sapagkat dito ka magtatagumpay aking anak ang sabi ng Panginoon. Patuloy itang tinutuwaan at patuloy itang hinuhubog ang sabi ng Diyos. Sapagkat ikaw ay tinawag ko, bata ka pa lamang, nasa sinapupunan ka pa lamang ng ina, ay inaruga na kita ang sabi ng Diyos sapagkat may dakilang plano ako sa buhay mo ang sabi ng Panginoon. Patuloy kang mananalap ng mga kaluluwa ang sabi ng Diyos. Patuloy kang mag-evangelize ang sabi ng Panginoon. Gagamitin mo ang iyong mga natutunan at nalaman ang sabi ng Panginoon. Gagamitin ko ang iyong labi ang sabi ng Diyos. At sila ay hahakutin mo at mas malawak ang hahakutin mo ang sabi ng Panginoon. Isang hakbang na mas mataas pa ang sabi ng Diyos. At puno-puno na ka talaga ng kalakasan ko ang sabi ng Panginoon. At sinasama ko sa iyo ang aking kapangyarihan. At sa pagdating mo sa iyong paaralan sa darating na pasukan, mas mataas na ang taas ng iyong
papasukin at mas mataas na karangalan ng iyong hahakutin, sabi ng Panginoon. Ihanda mo ang iyong sarili, aming anak. Ihanda mo ang iyong sarili, aking anak, sabi ng Panginoon. At patuloy kang magpagabay at magpaturo sa akin, sabi ng Panginoon. Puro pa siya kililibayahan, dalawas siya, dalabagan, dalabagan. At sa ating lahat na narito, sabi ng Panginoon, patuloy mo akong hanapin ang sabi ng Diyos. At patuloy kitang tinitapin ang sabi ng Panginoon. Patuloy mo ang ibigay sa akin ng iyong buhay ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang lahat, puro pa siya, dalabagan, dalabagan. Ang lahat ng pagliligtas na ginawa mo ay hindi pa tapos ang sabi ng Panginoon. Marami pa ang maiiwan at marami pa ang malalaglan ang sabi ng Diyos. Marami pa ang aalis at marami pa ang maglilira ang sabi ng Panginoon. Gumawa ka ng mas mahigpit na may anak ang sabi ng Panginoon. Sapagkat sa panahong ito, sa kura ba siya narabaka? Sapagkat tapos ang pagliligtas sa ito, ang mas mataas na pag promosyon na promosyon na ibinibigay ko sa inyo ang sabi ng Panginoon. Hindi ako papayag na hindi mo hamunin ang iyong sarili. Hindi ako papayag na hindi mo labanan ang laban na ito ang sabi ng Panginoon. Hindi ako papayag na lumaban ka sa isang paglaban na magtatagumpay ka ang sabi ng Diyos. Sapagkat sa paglaban mong ito, sa paglaban mo sa iyong tawag, pura pa siya, darabaga, darabaga. At sa pagpapatuloy mo nito, dito ka magtatagumpay ang ina na ang sabi ng Panginoon. Patuloy kitang haawakan ang sabi ng Diyos. Kung patuloy ka sa aking mananatili ang sabi ng Panginoon. Wala ang magagawa kung wala ang ating pagsama ang sabi ng Panginoon. Kaya naman patuloy ka sa akin ay humawa ang sabi ng Diyos. At patuloy mong ipagkatiwala sa akin ang buhay ang sabi ng Panginoon. Gagawa ako ng mga dakilang bagay sa buhay mo, sabi ng Panginoon. Ngunit, tinitignan ko pa ang iyong puso, sabi ng Diyos. Sapagkat marami ay nangarap ng maraming pagpapala at nagdumating ang lahat ng ito'y nangawala, sabi ng Diyos. Kaya naman patuloy kong inihahanda ang iyong sarili, sabi ng Panginoon. Inihahanda ako ang iyong puso sa pagtanggap ng mga mataas na pagpapala mo. Mas mataas na promosyon na ito sa pagtanggap ng mas dakilang mga bagay na itinaan ko ang sabi ng Panginoon. Inihahanda kita, aking anak, huwag kang magaling, huwag kang magtampo, huwag kang mag-isip ng negatibo ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang pag-uubog ko, ang paglilindig ko, hindi magtatagal. Yes, Lord. Wala akong mawawala sa akin. Wala akong aalis sa akin. Wala akong palalagyan sa akin. Magkos na nga, kapipig palangin, palawak, palangas, palagok, padami at mayaman. Sapagkat magpupursigin kami, Panginoon, ibinigay na po namin ang aming buhay at patuloy mo namin ibibigay ang aming buhay. Harap ang santa na masanta in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Yes, Lord, we are leaders of God and we are leaders of leaders continually in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Lord, we receive it, God, in Jesus' name. In Jesus' name, hindi kami alis, hindi kami mawawala, hindi kami malalaglan, hindi kami matutumba. Yes, in Jesus' name, lalawak, lalaki, lalakas, lalago, nadami kami, kayaman, kasalala, kasasamrati, sa mga pinigay namin, ang aming buhay ngayon, at patuloy namin binibigay, in Jesus' name. Kasal, alamigyan! Yes, Lord! In Jesus' name, 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 in Jesus' name. At ang bawang isa'y sinigaw ng malakas na, yes, Lord! In the Lord! At the Lord! Mahal kita! At patuloy kita! Mamahalin! Aalayan ang buhay! Ngayon, bukas, pagpakailanman, iingatan ko ang buhay mo, ang puso ko, para sa iyo, pagpumutihin ko. Ako ay wala ng pagliligtas sa iyo. Mas maraming kaluluwa ang dadalhin ko sa iyo at makuunahan ko. In Jesus' name, Lord, amen and amen. Dahil natin makakapagalitan ng mga Diyan, magkalaw tayo sa gawin. Yung mga dalhin, kanina nag-operate tayo, baka mga minalim, so magkalaw tayo, mga minalim. So, kung wala naman at sa tingin, hindi niyo pa nabiliin the business niyo,
ay ibigay ninyo. Sa darating na Sunday, balik tayo, 30 in the afternoon. At meron tayong mga gawain sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang probinsya at sa ibang bansa. At sa darating na May 1, meron tayong another conference, May 1 sa lugar na ito. Amin po ba? Ano sa mga sagot? Ganito rin oras, ganito rin lugar, kung baka ma-wait for further announcement kung sakaling may mga magagaling na pagbabago sa mga araw at oras sa lugar, pero May 1, sigurado. Amen! Amen po ba? Meron sa atin, pabrita sa lugar na ito, alas na si Media ng hapon. At sa iba pang mga gawain natin, meron tayong mga gawain sa mga rin, meron na bukasyon. Sa Magdalban, Tuesday, tsaka sa mga iba pang mga lugar, mga bahay-bahay pa. So sige, ibigay natin dapat sa atin sa Panginoon, mga iba na hihiyan ko ngayon, ipag-ibutin po natin yung mga offering bag natin. Yan. Meron na pag-insahin na pinakaroon sa isang magkaya, pinamagatakos. May forever kay Jesus. Napakaganda mensahe. Tapos yung mga mensahe pinakaral natin sa Timpaan ng Galicia, kapag yun, napakaganda mensahe. Pwede natin kumordirin yung mga DVD, pwede natin pag-regalin niyo. Patungunin natin ang ating mga messages in video sa Facebook, Kingdom of Jesus, at saka sa YouTube, kay OJM. Sa Twitter, kay Kapisheka. Yan. Yan. Sige po, natin mga damis natin sa Panginoon. Tayo mga tao, tayo hindi eh. Kapag ibigay natin. Praise God. So, okay na tayo. Kahit lahat dito po yun. At naman po tayo sa pamakas na langit, mga nakatayo. Yes, Father God, Lord, una sa lahat, ipapasalamat kami, Father God, dahil ninyo kami binigo, Father God, gusto. Maraming salamat, Father God, dahil lahat ng aming inasahan at in-expect, Father God, eh, hindi niya lang minit, Father God, hindi nag-exit pa to sa amin, Father God. Lord, maraming salamat sa mga kapatiran namin nandito, Father God, lalo na po sa mga galing pa sa malalayang lugar. Maraming salamat dahil binibili na kayo makapili dito, Father God. Lord, alam mo, Father God, ang bawat oras at impisyon na kanilang binigay at nilaan, Father God, ay hindi masasayang. Kundi ito papalitan nyo ng dakilang bagay, Father God. Lord, maraming salamat sa lingkod na ginamit nyo. Maraming salamat sa mensahe. Maraming salamat dahil naranasan ka namin pala sa aming mga buhay. Lord, alam mo, Father God, hindi pero tapos na po ang aming gawain. Ay tapos na po ang pagkilos sa aming mga buhay. Simula pa lang ang ibang Father God, at Lord, naway ang salita na aming natanggap ay ikalan namin, Father God. Mag-shine kami, Father God, at alibay. Maghulat sa aming pag-shine, Father God. Magtaka, Father God. At sila'y mag-curious at sila'y sila'y maimbita din namin, Father God. Lord, alam po, Father God, na iba ang gagawin niyo, Father God, sa magsusunod pang mga gawain namin, Father God. Simula pa lamang ito, paparamihin niyo pa kami, papalaguin niyo pa kami, Father God. Papalakasin niyo pa kami, Father God. At tunay nga na hindi na kami mababawasan, kundi kami narami na tayo, Father God. Lord, we claim victory upon victory. We claim power upon Father God. We claim with prosperity, Father God. Tapos na, Father God, ang paghihirap. Tapos na, Father God, ang mga sakripisyon. Ito'y pag-ani na, Father God. Yes, kaya Lord, marami kami inaasahan. Malaki kami inaasahan kayo sa inyo. Every proper prophecy, every promises shall come to pass. Yes, Lord, kayo ang nakita, kayo ang Diyos ang tunay. At lahat ng pasyado ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you. Okay, at the name of the Lord, in Jesus. And the kingdom of Jesus is forever. Joy in the Holy Ghost.
So much love in the kingdom.